medyo at may question sa akin, kung hindi pa nare-receive ang PIN, ano ang gagawin natin? So katulad ko, sabi dito sa aking AdSense, so first pala, kailangan mong mag-login sa iyong Google AdSense account. I-login mo yung Gmail account na gamit mo sa iyong YouTube channel. Nandito na tayo sa Google AdSense page. So makikita nyo dito yung verify your billing address. Sabi dito, kasi yung PIN, yun yung pang-verify ng address natin. Sabi dito, we mailed you a PIN on April 12. So April 12, so ilang months na pala siya. Sabi kasi dito, it should take 2 to 4 weeks. 2 to 4 weeks lang. Then, nagtanong ako sa isang expert sa YouTube. Ang sabi niya sa akin, dapat pala, after a month, na hindi ko pa nare-receive yung PIN, kailangan ko nang mag-request ng new PIN, by which meron tayong 3 attempts. Ayan. So here, verify. Click niyo yung verify. And then, sabi dito, you have 3 attempts remaining. So, resend PIN tayo. A duplicate PIN will be sent to your billing address. If the original PIN arrives first, you can still use it to verify your billing address. So, kahit po mag-request tayo ng pangalawang PIN, if ever po na ma-receive natin yung first PIN na na-request natin, pwede na po natin yung gamitin para po ma-verify ang ating billing address. So, yan. Resend PIN. Ayan. Nakapag-request na tayo. A duplicate PIN will be sent to you in 3 to 5 days. Sabi pong ganun. Dahil nga ECQ, na-delay nga talaga yung pag-deliver ng ating mga post office. So, meron tayong 3 attempts. Sabi nung guru na napagtanungan ko, hopefully, ay totoo yun, na after 3 attempts daw, pwede na tayong mag-manual verification ng ating address. So, abangan natin yun kung paano nga mangyayari yung manual verification if ever hindi pa rin dumating yung PIN natin. So, yun po.